С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Ilang buwan na rin nagtagal ang digmaan sa Ukraine, mga kapatid, pero hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong dinedepensahan ng mga Ukrainian. Bagamat marami na sa kanilang lugar ang sinasabing na uukupa ng mga Russian soldiers, pero magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin talaga makuha ng Russia ang kabuuan ng napakaliit na bansang pinamunuan ni Volodymyr Zelensky. Sa unang yugto ng kanilang napakainit na labanan, malaki ang kumpiyansa ni Vladimir Putin na makukuha niya ng ganun-ganun na lang ang Ukraine, ngunit tila mabibigo ang taong ito dahil ang pumipigil sa kanilang mabangis na pag-atake ay ang malulupit at modernong mga armas na ibinibigay ng iba't ibang mga bansa sa Ukraine, kagaya na lamang ng mga bagong dating na M142 HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System na nagmula sa bansang Amerika. Mag-iisang buwan pa lang nang dumating sa Ukraine ang tinatayang nasa 8 piraso na M142 HIMARS, ngunit ang performance na ipinapakita nito ay talaga namang hindi na matatawaran. Dahil sa armas na ito, napakaraming mahahalagang fuel at munition depot ang winasak ng mga Ukrainian soldiers sa mga sinasakop na bahagi ng Ukraine na nagdulot ng panganib sa logistic ng Russia, mahahalagang supply at artillery power. Naging epektibo rin ang M142 HIMARS para sa mga Ukrainian na atakihin ang mga airfield, tulay at transportasyon na kontrolado ng mga Russian, at ang kinakatakutan ngayon ng mga sundalo ni Putin ay hindi ito kayang ma-intercept ng kanilang mga air defense at maging ang kanilang mga advance na mga radar ay na-wipe out. Sa pagdating ng mga HIMARS sa Ukraine, maraming naging propaganda ang Russia na maning-mani lamang ito sa kanila, pero ang totoo walang nagawa ang kanilang military advantage sa bagsik ng armas na ito. Alam nyo mga kapatid, maaaring sabihin nyo na bias ang videong ito dahil para sa mga fans ni Vladimir Putin, paniguradong mag-iisip na naman kayo na pinapabango ko lamang ang panig ng mga Ukrainian. Naroon na tayo kapatid sa pagkakaroon ng Russia ng maraming makabagong mga armas at pagiging lamang sa digmaan dahil nga sa kanilang bilang. At hindi rin may pagkakailan na libo-libo na ang mga sundalong nasasawi mula sa mga Ukrainian. Pero sa pagpasok ng HIMARS sa labanan, nagkaroon ng malaking ipinagbago mula sa panig ng Ukraine. Gaano nga ba kabangis ang ipinagmamalaking M142 HIMARS na ito ng Amerika? At tignan din natin kung talaga bang combat proven na ang hagupit ng armas na ito. Ang M142 HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System ay isang light multiple rocket launcher na nakamount sa isang standard na US Army M1140 track frame. Una itong dinevelop ng Lockheed Martin Missiles at Fire Control sa ilalim ng isang Advanced Concept Technology Demonstration Program noong mga 1990s para sa mga US Army. Ang layunin sa pagbuo ng isang HIMARS ay upang wasakin ang mga artillery, air defense concentration, mga truck, light armor at personnel carrier at bilang suporta na rin sa mga sundalong nasa ground. Nagtataglay ito ng isang pad na mayroong 6 na 227mm guided artillery rockets na naglalak sa mga target sa pamamagitan ng paggamit ng GPS o Global Positioning System at infrared sensor na mula sa M270 MLRS na mayroon namang range na 92 kilometers o isang MGM-140 Army Tactical Missile System na kayang puminsala sa layong 300 kilometers. Ibig sabihin kapatid, ang 6 na rocket nito na mula sa M270 na nasa isang pad ay maaring palitan ng isang missile ng MGM-140. Ina-operate ang HIMARS ng 3 mga crew at sa loob lamang ng 5 minuto maaari ka na ditong makapag-reload. At dahil nga isang mobile system ito, maaari itong lumipat ng mabilis pagkatapos mag-launch upang protektahan ang mga system sa anumang return fire mula sa kalaban. Ito ang isang kakayahan ng M142 HIMARS na tinatawag na shoot and scoot. War-proven o subok na sa digmaan ang isang M142 HIMARS at maaari itong gamitin 24/7 kahit sa anumang uri ng panahon, at isa din itong lethal and responsive at well precision strike weapon system. Madaling dalhin sa isang lugar ang M142 HIMARS dahil nga sa mobility ito, at maaari din naman itong itransport gamit ang C-130 Hercules aircraft.
Nagkaroon ng approval ang HIMARS na pumasok sa production noon lang 2003 at matagumpay nitong nakumpleto ang initial test at evaluation noon namang November 2004. At pagsapit ng May 2005, ang 3rd Battalion, 27th Field Artillery Regiment at ang 18th Airborne Corps Artillery ang unang unit na naarmasan ng M142 HIMARS hanggang sa mabigyan na rin ito ang Army National Guard at ang US Marine Corps. Unang nasubukan ang bangis ng HIMARS sa digmaan noong digmaan sa Afghanistan at Iraq. Ginamit ito ng US Army sa Iraq upang maiwasan ang pagkasira ng mga building, lalo na pagdating sa urban battles, sapagkat ang pinupuntiryangan nito ay ang mga artillery ng kalaban, mga air defense at mga munition depot. At sa Afghanistan naman, pinatikim naman ito ng mga sundalong Amerikano laban sa mga Taliban sa probinsya ng Kandahar noong 2006. Pagsapit naman ng taong 2016, matagumpay ding nasubukan ang HIMARS sa Syria noong Syrian Civil War bilang suporta sa mga rebelde. At makalipas ang isang buwan, sinabi ng US na ipinadala na rin nila ang HIMARS sa Turkey bilang bahagi naman ng labanan laban sa mga terorista. At ngayon naman mga kapatid, nakarating na ng Ukraine ang HIMARS bilang suporta naman ng US sa bansang gustong sakupin ng Russia. Sa mga unang araw ng pagsalakay ng mga sundalo ni Putin sa Ukraine, ang mga armas na anti-tank na binigay ng Amerika tulad ng Javelin ay napatunayang epektibo laban sa mga advanced na armored vehicle ng Russia. Ngunit sa nakalipas na mga buwan, dahan-dahang napasok ng Russia ang silangang bahagi ng Ukraine sa pamamagitan ng agresibo nilang pag-atake tulad ng paggamit ng malalakas na mga artillery na nagresulta ng pagkakuha ng mga natitirang lungsod na hawak ng mga Ukrainian. Pagdating sa mga artillery, walang kalaban-laban ang mga Ukrainian soldiers sapagkat ang kanilang artillery ay hindi pwedeng gamitin sa pangmalayuan dahil nasa 40 kilometers lamang ang range ng mga ito. Ngunit nang dumating sa kanila ang long range ng mga M142 HIMARS ng Amerika, doon na nila unti-unting nawasak ang mga command communication at mga logistics center ng Russia. At ang kagandahan pa nito dahil nga long range ang HIMARS, nagagawa nilang atakihin ang kalaban mula sa napakalayo. Ibig sabihin safety ang mga sundalo ng Ukraine mula sa armas ng mga Russian habang binabakbaka nila ang mga ito. Sobrang naramdaman ng mga Russian troops ang impact ng HIMARS laban sa kanila. Hirap na hirap silang depensahan ang kanilang mga sundalo at mga infrastruktura. Kaya ipinag-utos ng Russian Defense Minister na i-prioritize na talunin muna ang mga HIMARS. Ginamit din ng Ukraine ang HIMARS upang ma-interrupt ang supply ng artillery patungo sa mga Russian front. Sapagkat noon ay gumagamit ang mga puwersa ng Russia ng tinatayang nasa 20,000 shell ng artillery bawat araw para durugin sila. Pero nang dumating na sa kanila ang HIMARS, marami nang nagsilabasan na video sa social media mula sa puwersa ng Ukraine na kung saan pinapakita nito kung paano winasak ng HIMARS ang mga ammunition dumps kasama ang paggawaan ng mga truck ng Russia sa Donetsk. Matagumpay ding ginamit ng puwersa ng Ukraine ang HIMARS na durugin ang mga high-value target tulad ng pag-strike nila sa Odessa na pumatay ng isang Russian Major General na si Artyom Nasbulin. Makailang beses tangkain ng Russian force na intercept ang mga rocket at missile na mula sa HIMARS, ngunit hindi nila ito kayang ma-intercept. Noong nakaraang Biyernes lang, sinabi ng Russian Defense Ministry na nawasak nila ang apat na HIMARS na ginagamit ng Ukraine. Pero base sa report ng US sa isang press conference, hindi umano totoo ang sinasabi ng Russia dahil wala pang ni isa sa mga HIMARS na nasa Ukraine ang nasira o nawasak ng puwersa ng Russia. Ikaw kapatid, ano ang opinyon mo sa bidyong ito? Ang HIMARS na nga ba ang posibleng isa sa mga armas na magpapabagsak sa Russia o magiging sanhi lamang ito sa mas titindi pang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba at kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!